Wala nang intro pa. Gugupitin ko na. 1, 2, 3, come on. Sa ngayon, guys, mag-unboxing kami sa bagong nakarating na power amplifier. QEC ang brand nito. ISA 500 Ti. Yun ang model ng amplifier na to. Yes. So, titingnan natin yung condition, kung makinis ba, kung magaspang ba, kung guwapo ba tulad ko. Magkano yung bili mo nito? 19 yung bili ko. Pero bininta ko lang sa iyo na. Ano ba? 650. Oh, 650. Kita ko, guys. Ang original price nito naglalaro sa 2,000 to 3,000. Pero binili lang niya sa akin ng 650. Ano dalawang piraso. Dirhams o Philippine money? Dirhams. 650 dirhams. Dalawang amplifier. Yung isa ISA QEC ISA 300 Ti. Ito naman QEC ISA 500 Ti. So, guys, continue na tayo. Mag-unboxing na tayo. Okay, we'll start. Parang nahihirapan ka. Oo, hindi ko alam kung saan mag-umpisa eh. Walang bakat ng tadhana. Subalit. Pagamat. Pisa na natin latin. Dahil sa mantala, marahil bakit, kailan, paano, saan, bagamat, datapot. Ito na, buksan na natin. Ang laman ng walang box. Balot lang. Tingnan na rin. Ah. Malutong na malutong. Ano kaya ang laman nito? Ang laman ito ay isang malutong na masarap na masarap. Makinis. Bayong, wow. Tama, oh. Tabi ka muna, hindi ka kasama sa aming drama. Bago pa? Bago pa. Ilang years na ito na gamit? Kaso, ang bigat. Tutukan mo. Model ISA 500 Ti amplifier. QEC product. This is genuine QEC. Pag sa Dubai mo bilhin, pag sa US mo bilhin, maliit lang na porsyento na mayroong mga piki. Pero pag sa Pinas mo to bilhin, 99.99% na piki 'yon. Oh, no. Pero ito talagang original. Dito pa lang at tingnan natin sa likod. Ito, guys. Kung ano na sa likod, guys. Ito yung nasa likod. Oh, original pa ang sticker ng QEC. Yep. Made in. Oh. QEC product. Audio products. Costa Mesa, California, USA. Ito yung model. Made in China, but there is strong reputation of the QEC company with the support of all dedicated employees to make this product a durable quality, and it will long last
for how many years, number of years of service without being... Oh, wala na akong masabi. Wala akong masabi, guys. Yun na lang. Kaso lang, ito, binili namin si Kanhan. Si Kanhan ba? Si Kanhan. Si Kanhan, binili namin. So, siyempre, pag si Kanhan... Nabili namin sa isang may-ari ng studio. Isang malaking studio dito sa Dubai. Wow! Eh, nag-upgrade sila ng mga latest na equipment. So, yung mga existing na mga equipment nila, biniplit. So, siyempre, pag ibasura nila yon, siyempre, mag-aagawan yung mga basurero. Okay, mga basurero tayo eh. So, isa na to sa nakipag-aagawan sa akin. Pero binigay ko sa kanya kasi hindi naman ako basurero. Siya lang naman. Kupawa ka. Baka sabihin nila. Oo, dito tayo sa mura. Oo, dito sa mura. Wala si Mahal eh. So, gagawin natin, may ano eh, may... Ano tawag nito? Natupi. Dahil yata to sa transportation. Hindi naman talaga may iwasan dahil sobrang bigat eh. So, yung gagawin natin, hanap tayo ng flyer. Alayan natin. Alayan lang to. Wow. Yan ang magagawa natin. Kasi tayo natin ng konti. Simpleng paraan lamang pero effective. Kati guys. Kati. Sobrang kati oh. Matay na ba? Oh, makati. Kita rin. Makati rin eh. Sobrang kati. Kati. Talaga. Kati. Ang daliri din. Makati din. Ah, mamaya ko na lang kabutin yan. Ito lang muna. Ah! Parang napapawisan ka na. Oo, dahil pinatay mo yung isi. Wala isi. Bigat pa. Oh, guys! Subukan natin yung functionality. Pero hindi 100%. Subukan natin na natin. I-unbox pa to yung amplifier. Ah! Para makita nila. Oh. Yung sa loob. Oo. Oh. Buksan natin? Oo, oh, buksan natin. Sige, buksan natin. Pero ipakita muna natin sa kanila yung condition habang sinuswitch on. Pakita natin sa kanila yung mga light indicator. So, ihiga ko muna paka-off. Kasi nasanay ito sa ka-off. Hindi nasanay sa nakatihaya. Kati na naman. No. Kati. Daming kati mo ah. Allergy ka dyan. Allergy? Tingnan mo yan. So, i-switch on ko. Hindi. Yung blower. Hmm? Gusto namin makita, baka may diamond sa loob. Makita namin sa loob. Baka may mga mamahaling treasure. Panahon pa ni buhay pa si lola ko, si Masita. So, buksan natin. Tingnan natin kung ano sa loob. Okay guys, ready? Get set, go! Ano to? Alin, saan? Guys, kung magbukas kayo ng mga kahit anong equipment, kailangan yung screwdriver
ay yung fit talaga sa screw head. Kasi may mga iba't ibang klase kasi ng size ng screwdriver. May maliit, may malaki, tapos hindi ganong fit dyan. Medyo pag pinasok mo, tapos hindi sigurado na kapasok, huwag nang pihitin. Ang mangyayari dyan, mabibilog yung ano, yung star sa screw head. So kailangan, bago mo pihitin, itulak mo muna, lagyan mo ng pressure again sa screw head bago mo ikutin para maiwasan yung ma-damage yung screw head. Okay guys? Okay. Nahirapan ka sa kalisod ah? Oo. Pero tiniis ko lang para sa ikilalagayan nyo. Para makita talaga ng mga audience natin. Na, ano talaga yung nasa loob? Oo. Kasi ako rin eh. Gusto ko rin makita. Baka may mga shields dyan. O mga fishing rod mayroon dyan sa loob. Natanggal na natin yung mga screw bolt. Ngayon, angatin ko na to. Wow. Okay guys, angatin ko na to. Tignan mo, baka yung butiki sa loob. Baka tatalon to mapunta dyan sa kameraman. Hop! Hop! Ah! Ang kinis, ang bago! Napakalinis. Parang hindi ginagamit to ah. Oh, hindi ginagamit. Malinis! O baka marunong lang talaga ang nagbinta. Linilis muna. Walang ako. May nang turoy dan. Power supply. Wow! Tatlo. Tatlo? At marami to. Tiga-apat lang pala ang ano? Power transistor per channel. Maliit lang. Oo. 100. Ilang watts yung sa 8 ohms? Sa 8 ohms, 260. 260 yata sa 8 ohms. Yung malakas din sa bridge mo, no? Ang 8 ohms sa bridge mo, no? Ay medyo nakakagulat. Medyo may kilayitan konti. 900 watts lang. Saka sa 4 ohms sa bridge mo, no? 1,400 watts. So, sapat na yun. Pag pinag-usapan natin na professional power amplifier, pag sinabi natin wattage, pag sabihin natin yung wattage na 425 watts, 425 watts per ohms per channel, ang sa tainga ng mga tagapakinig natin ay, mahina. 425 watts lang. Yung Sakura na amplifier, umabot ng 800 watts. Minsan, umabot ng 1,000 watts. Pero, yung wattage na yun, gawang-gawa lang yun. Madali lang magprinta ng wattage. Pero mahirap mag-measure ng wattage sa totoong measurement. Kasi kadalasa ginagamit sa mga tao, sa mga producer, sa mga manufacturer. Ang ginagawa nila, kukunin nila ang atensyon ng mga tao, yung mga customer. Instead na 100 watts lang, sabihin nilang 400 watts to. 400 watts ang lakas. PMPO na yun. Ano nakalagay doon? Peak Music Power Output, PMPO. Yung PMPO, pangluluko yun pag sinasabing 20,000 watts. Kadalasan makikita natin yan sa mga yung mga lumang component nakalagay doon sa harapan, 25,000 watts. Wala, 25 watts lang. So doon na pang ano lang yun, pang attract sa customer, pang
mabantawa kung sa Bisaya pa, kasi hindi ako marunong mag-Bisaya. Kayo, taga-Bisaya kayo, alam nyo yung sinasabi nilang pangbihag. Pangbihag lang sa mga tao. Tulad ng mga storm surge. Eh, tuloy. Pinapromote ka na. Kalma ba yan sa'yo? So, balikan natin guys. Ito. Pag sinabi natin 425 watts, 4 ohms per channel, medyo maliit. Maliit. Pero, totoo talaga yon na 425 watts. Totoo yon. Kasi ang nagbibigay yan, certified to certified. RMS talaga yan. Oo, RMS yan. So, ginagawa yung power na yan, bago yan piniprint, minimissure muna nila yan. Kumpleto sila sa aparatos pag minimissure ng RMS power ng amplifier. Lalong-lalo na sa mga professional amplifiers. Alam mo, global to. Noon to eh. Global trusted, isa to sa mga pinagkakatiwalaan na producer ng mga equipment in terms of sound system. Isa to sa mga trusted. So, hindi sila gumagawa ng gawang-gawa lang na bungang isip. Hindi. Talagang dinadaan muna to sa quality control test, torture test, sinasabi ni ano eh. Hindi ko lang pangalanan kasi abi, baka sabihin nila, pabura ko doon. Pero may nagsasabi talaga na isang banggiitan. Sa Bisaya, banggiitan? Oo. Talagang banggiitan sa Bisaya. No? Banggiitang engineer. BS, ECE, Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineer. Kita mo? Graduate to sa ano, CIT. Sabi niya, yung mga amplifier na gawa niya, dinadaan sa torture test. From the word torture, parang talagang ginanon eh. Hanggang pinaumihinga pero buhay pa. So ito rin, yung mga professional sound system, lalo na sa power amplifier, dumadaan dito sa tamang prosedyo. Yung mga torture test na sinasabi ng isang tao doon, yung engineer, malamang dinadaanan din dito. Torture test. Pumasa. Paano yan? Ha? Surface. Tapos na to sa torture test eh. Doon sa manufacturing. Ang gawin namin dito, hahalap kami ng martilyo. Mamartilyuhin namin to sa loob. Tingnan natin kung talaga papasa ba. Oo. Ano? Ay, yung mayari? Nakangiti eh. Kaya ibig sabihin, yung ngiti na to ayaw. Pag nakasimangot, ibig sabihin gusto. Ngayon, nakangiti, pag ayaw. Pag na sa Pinas, doon muna mamartilyuhin. Doon natin ito, torture test. Paano? Martilyo? Hindi, maso. Talo ako doon. Kasi maso na sa kanya, sabi martilyo lang eh. So, iyon natin. Tingnan natin yung ano, mga response. Makikita natin. Martin. Wala yata ang reel ito, no? Oo. Oh. Yung sa'yo, pag test, walang lumalagitik? Wala? Wala ata rin eh. So, hanggang dyan na tayo? Oo. Oh. Hindi, hanggang dyan. Hanggang dito. Hanggang dito? Oo, oh, kasi yung dyan, parang nandun sa kanya eh. Dito, parang nasa gitna ating tatlo. Diba, cameraman boy? So, hindi pa natin pagsimulan, tatapusin na natin. Oo, dahil yan sinasabi nila, dahil samantala. Marahil bakit kailan paano saan, bagamat natapot, subalit. Thank you for watching, guys. Oo. Hanggang sa susunod naming pag-unbox. Ito po si Grande Pugi Ursal. Ito naman po si James Spider Kaka. Oo, kita mo, binalang yung apelyido eh. Kaka. Okay, tatapusin na rin ang iyong lingkod, Pugi at Bopo. Maraming salamat po. Magandang gabi. Kasi gabi ngayon. Magandang araw. Bukas. Araw bukas eh. Magandang hapon. Bukas ng hapon. Kikita pa rin tayo eh. So, kahit anong oras, magandang moment. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.